Bakit nga ba ang simbahang Katoliko lamang ang sinusunod ng mga demonyo pagdating sa exorcism? Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. And ito yung second part ng story ni Nicola Overy. Kung hindi mo pa napapanood yung first part ng vlog na to, dito sa aking channel makikita mo yung first part video ng story ni Nicola Overy. Bago mo panoodin to, make sure na mapanood mo muna yung first part ng story ni Nicola Overy. At kung napanood mo naman na yung first part ng ating naging story ni Nicola Overy, pagpapatuloy na natin yung second part ng naging story ni Nicola Overy, or mas kilala ang The Apologetical Exorcism. Nang dalhin si Nicola sa obispo, tinanong ng obispo ang demonyo kung paano pinalayas ang iba pang mga demonyo. Ha, atungal ng demonyo, habang nangangalit ang mga ngipin, siyang hawak mo sa iyong mga kamay, iyang nasapaten. Ang tinutukoy ng demonyo ay ang ating Panginoon sa banal na sakramento. Inilapit ng obispo ang banal na sakramento sa mukha ni Nicola, kung kaya't lalong nagpupumiglas at naghihiyaw ang demonyo sa sakit. Ah, oo, aalis na ako, aalis na ako, sigaw ng demonyo. Ngunit babalik ako. Makailang ulit itong nangyari, nangangako ang demonyong lilisan at magpapanggap na umalis, at kinalaunan ay sasaping muli kay Nicola. Sa prosesong ito ng ritual, ang braso ni Nicola ay naparalisa at siya ay nawalan na naman ng malay. Walang magawa ang mga doktor upang ipanumbalik ang kanyang ulirat. Hindi siya magising kahit pa ilapit siya sa apoy o tusukin ng mga aspile. Ilan sa mga Protestante ang sinubukang idampi sa bibig ni Nicola ang kapirasong tinapay na isinasawsaw nila sa alak, ang gamit nila sa kanilang Lord's Supper. Ngunit walang epekto ito kay Nicola. Kinalaunan, bumalik lamang ang kanyang ulirat nang idampi ng pari ang banal na sakramento sa kanyang mga labi. Napakalinaw at maliwanag ang himalang ito na isa sa mga doktor na tagasunod ng mga Kalbinista ay kagyat na itinatakwil ang kanyang mga maling paniniwala at naging Katoliko. Wow! Praise God! May mga pagkakataon din na ang ilang mga Protestante ay sinubukang idampi ang ostya na hindi consecrated sa mukha at labi ni Nicola, ngunit tinawanan lamang sila ng demonyo. So, huling linggo ng Enero at unang linggo ng Pebrero 1566, isinagawa ng obispo ang huling serye ng solemn exorcism rite kay Nicola upang mapalayas ang tatlong malalakas na demonyong sumasapi sa babae. Pinangunahan ito ng mga dalangin at prosesyon sa katedral. Sa exorcism rite noong unang araw ng Pebrero, sinabi ng obispo, "O sinumpang espiritu, dahil walang makapagpapalayas sa iyo, ni dalangin, ni ang banal na ebanghelyo, ni ang exorcism prayer ng simbahan o ang mga banal na relikya, ipakikita ko sa iyo ngayon ang Panginoon mo at Diyos mo, at sa kanyang kapangyarihan inuutusan kita." Habang ginaganap ang pagpapalayas na sinimulan pagkatapos ng misa, nasa kamay ng obispo ang banal na sakramento ng kanyang sabihin, "O sinumpang espiritu, pangunahing kalaban ng pinagpalang Diyos, inuutusan kita sa pamamagitan ng pinakamamahal na dugo ni Jesucristo na naririto, lumisan ka mula sa babaeng ito. Lumayas ka, sinumpang espiritu, patungo sa walang hanggang apoy ng impyerno."
sa ganitong mga salita at lalo't higit sa harapan ng banal na sakramento ay lubhang pinahirapan ang demonyo. Ang itsura ni Nicola ay naging sobrang kakilakilabot at kasuklam-suklam na di man lang siya matignan ng mga tao dahil sa takot. Sa huli, isang buntong hininga ang narinig at isang ulap ng maitim na usok ang lumabas sa bibig ni Nicola. Lumayas din si Cerberus. Muling nawala ng malay si Nicola at bumalik lamang ang ulirat sa pamamagitan ng banal na sakramento. Noong unang araw ng Pebrero ay nagpahayag ang demonyo ng dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang pagsapi sa isang katolikong babae. Sinabi ng demonyo na ito ay pinahihintulutan ng Diyos upang ibunyag sa lahat ang tunay na kawalan ng spiritual authority ng mga protestanteng sekta. Tinanong ng obispo si Santanas, "Sabihin mo sa akin, bakit mo sinapian ng babaeng ito?" Ang sagot ng demonyo ay ganito, "Ginawa ko ito sa pahintulot ng Diyos. Sinapian ko siya dahil sa kasalanan ng mga tao. Ginawa ko ito upang ipakita sa mga Kalbinista na may mga demonyo na maaring sumapi kung may pahintulot ng Diyos. Alam kong hindi sila naniniwala sa ganito. Ngunit, ipakikita ko sa kanila na ako ang demonyo. Sinapian ko ang babaeng ito upang magbago ang isip at puso nila, upang lalong tumigas at mamanhid ang mga puso nila, at sa pamamagitan ng banal na dugo, gagawin ko ang aking tungkulin." Malaking takot ang bumalot sa lahat ng nakaririnig ng ganitong pahayag. "Oo," tugon ng obispo, "hangad ng Diyos ang pagkakaisa ng lahat sa iisang pananampalatayang ito. Dahil may iisang Diyos, mayroon lamang iisang totoong reliyon. Ang reliyong iniimbento ng mga Protestante ay isang hungkag na pangungutya. Dapat itong malansag. Ang reliyong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay ang nag-iisang totoong reliyon lamang. Ito lamang ang mananatili magpakailanman. Ito ay nakalaang pagbubuklurin ang sangkatauhan sa kanyang sagradong bisig, kung kaya't mayroon lamang iisang kawan at iisang pastol. Ang banal na pastol na ito ay ating Panginoong Hesukristo, ang di nakikitang pinuno ng banal na simbahang Katoliko Romano." Kinalaunan ay ipinahayag ng demonyo na nilalayon ng eksorsismo na maging patotoo sa katotohanan ng katolikong pananampalataya at kanyang hiniling ang mas marami pang tao makasaksi sa pangyayari bago siya lumisan. Kinahapunan ng araw ding yaon, tumangis ang demonyo, "Aha, sa iyo bang palagay ay mapapalayas mo ko sa ganitong paraan? Wala kang tamang pagdalo ng mga tao bilang obispo. Nasaan ang mga dekano at ang pangunahing dekano? Nasaan ang mga hukom ng hari? Nasaan ang punong maestrado na takot ng gabing iyon sa preso? Nasaan ang prokurador ng hari? Nasaan ang mga abogado at tagapayo? Nasaan ang eskribano?" Binanggit ng demonyo ang bawat isa sa mga ito sa kanilang pangalan. "Hindi ako lilisan hanggat wala sila rito. Kung aalis ako ngayon, ano ang katibayang maibibigay mo sa hari patungkol sa mga kaganapang ito? Sa palagay mo ba ay madaling maniniwala ang mga tao sa iyo?" "Hindi, hindi. Marami ang tututol sa iyo. Ang katibayan ng mga karaniwang taong naririto ay hindi nila pahalagahan. Isang paghihirap ng kalooban para sa akin na sabihin ko pa sa iyo ang dapat mong gawin. Ito ay sapilitang kong ginagawa, ha? Kasumpa-sumpa ang oras ng aking pagsapi sa miserableng taong ito." Gayunpaman, sinabi ng obispo sa demonyo na mayroon ng sapat na mga saksi sa kaganapan doon at inutusan niya ang demonyo
na lumayas na kaagad. Oo, lalayas ako, ngunit hindi ngayong araw na ito. Alam ko namang dapat na akong umalis. Nahatulan na ako, natasan na akong lumisan. Wala akong pakialam sa iyong mga sinasabi, tugon ng obispo. Palalayasin na kita ngayon sa pakapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Oo, dapat akong padaig sa iyo, hiyaw ng demonyo nagwawala. Isang paghihirap sa akin na gawaran ka ng ganitong paggalang. Muli, hinawakan ng obispo ang banal na sakramento at inilapit sa mukha ni Nicola. Kinalaunan, muling napilitang lumisan si Santanas. Kinaumagahan pagkatapos ng prosesyon, isang banal na misa ang inialay habang nasa bahagi ng consecration sa misa. Ang sinapian ay 2 beses iniangat mula sa lupa nang may 6 na talampakan ang taas at malakas na ibinagsak sa lupa. At bago dasalin ang Pater Noster, Ama namin, nang itaas ng obispo ang banal na ostya at ang kalis, ay lumutang muli si Nicola kasama ang may 15 kataong tumatangan sa kanya nang may 6 na talampakan ang taas at muling malakas na ibinagsak sa lupa. Nabalot ng pagigilalas at takot ang mga taong nakasaksi nito. Isang protestanteng alaman, nagngangalang Bosque, ang napaluhod at napaiyak sa natunghayan. Siya ay sumasampalataya. Aniya, naniniwala na ako ngayon na ang babaeng ito ay tunay na sinapian ng Diablo. Naniniwala na ako na ang katawan at dugo lamang ng Panginoong Hesukristo ang magpapalaya sa demonyong ito. Matatag ang aking paniniwala, hindi na ako mananatiling protestante. Pagkatapos ng misa ay sinimulan muli ang ritual ng eksorsismo. Muli ay inilantad ng obispo ang banal sa sakramento sa mukha ni Nicola at humiyaw ang demonyo sa sobrang pagdurusa. Paulit-ulit na ipinahayag ng demonyo na ang sakramento ay totoong katawan at dugo ni Kristo, kung kaya't lubos siyang naghihinagpis. Muli sa pilitang pinapalayas siya ng obispo, samantalang patuloy naman pinipilipit ang pangangatawan ni Nicola ng demonyong sumasapi sa kanya habang pinalulutang ang dalaga sa ere. Libo-libo mga tao ang nakasaksi nito, ang nagsimulang bumulalas ng Jesus, maawa po kayo. Gayunpaman, ang obispo ay masigasig na nagpatuloy. Tinugis ng obispo ang demonyo, hawak ang banal na sakramento, hanggat kinalaunan ay napagwagian ng banal na katawan ng Panginoon ang demonyo. Lumisan ang demonyo sa saliw ng usok, kidlat at kulog. Gumaling din si Nicola nang lubusan, nagagalaw na niya ang kanyang kaliwang braso nang madali. Napaluod siya at nagpapasalamat sa Diyos at sa buting obispo para sa lahat ng ginawa para sa kanya. Lumuha din sa galak ang mga tao, umawit ng mga papuring awitin at pasasalamat upang parangalan ang Panginoon sa banal na sakramento. Sa lahat ng panig ay maririnig ang bulalas ng mga tao, o anong napakadakilang himala, o salamat sa Diyos at nasaksihan natin ito. Sino pa ang magdududa sa tunay na presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na sakramento ng altar? Marami ring protestante ang nakasaksi sa himala, ang bumaling sa katotohanang ipinahahayag ng katolikong pananampalataya at ng tunay na presensya or real presence. Marami sa kanila ang tumalikod sa kanilang maling paniniwala, sanhi ng Kalbinismo. Inawit ng maringal ang Te Deum, masayang tumutugtog ang mga kampana ng simbahan. Ang buong lungsod ay napuspos ng kagalakan. Ang dakilang tagumpay ni Jesucristo sa banal na sakramento laban kay Santanas.
ay naganap sa harapan ng mahigit 150,000 na tao sa piling ng mga otoridad ng simbahan at ng syudad at sa harapan ng Protestante at mga Katoliko. So, ang buong salaysay nito ay hango sa Kabanata 5 ng aklat na The Holy Sacrifice of the Mass ni Father Michael Mueller. Yun yung naging story ni Nicola Aubrey. And I'm sure na hindi ko na kailangan explain pa sa inyo, di ba? Dahil malinaw naman sa kinuwento ko, sa binasa ko dito sa libro ni Father Nonet, si Legaspi, yung kalis at yung ostya, na dito tuwing kinokonsekrito ng pare, na, ay talagang nagiging totoong katawan at dugo ito ni Jesus. Yung mga skeptic na mga Calvinista na humiliate sila. At mismo yung demonyo ang umamin, di ba, na sila naniniwala itong mga demonyo na yung totoong presence ni Jesus sa Holy Eucharist, samantalang itong mga Calvinista ay hindi sila naniniwala. Maraming mga Calvinista, mga dating Protestante, ang na-convert sa Catholicism yung nangyari itong exorcism rite ni Nicola Aubrey. And make sure na i-share mo itong yung kwento ni Nicola Aubrey sa iyong mga kaibigan, sa kapamilya, at sa mga taong alam mo na sobrang mabibless dito sa naging story ni Nicola Aubrey. Okay, so i-share mo itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And by the way, meron pala tayong bagong t-shirt design. Itong I Conquered 2020 with Jesus. Ayan. So kung interested ka na ma-avail itong t-shirt na to, make sure na tapusin mo itong vlog na to para malaman mo kung paano ka maka-order ng I Conquered 2020 with Jesus. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong solid support sa ating mga merchandise item. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong bumili at nagpadala ng kanilang litrato suot ang ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hello mga ka-faith, paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari, t-shirts ang bibili mo. Ito ang ating bestseller na Katoliko ako shirt. So, i-click mo lang siya. Pagka-click mo, mamimili ka kung anong color. Kung black ba or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo. Mamili ka lang kung anong material. Kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka. Para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to checkout kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman ilalagay mo kung taga Pilipinas ka ba or taga USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagdi-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari taga Philippines ka and then pili mo lang kung anong province, lagay ko Cavite and yung postal code, calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So kung new customers ka ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form.
So, mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So, lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang yung submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So, nakagawa ka na ng account. So, i-click mo lang to dito sa taas. And then, go to check out. So, dito ay i-fill upan mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So, dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash or COD. Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga ka-fae, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.